So, yung pangramdam mo, tol? Solid, tol. Para akong humawak ng perang malaki. Oo, oh, tol. Sayang hindi ko nahawakan yung Jordan 1 Dior na low, mga kapatid. Kasi, tol. Kasi, tol, medyo, baka pagka nagasgas kasi. Saka baka magka-floss, kaya hinihingi na lang. So, napakaganda ng gabi dito sa Lucail Marina. Ayan, yung paligid nila, ang dami, daming mga tao, mga nagmimerienda, kami walang pang merienda. O, bye-bye na! What's up mga abe? Kamusta kayo lahat? Ano bago sa inyo? At sa akin ano bago? So today is October 22 mga abe. Panibagong araw, panibagong sapatos na naman. At dahil wala tayong magawa sa bahay, nakalib ako ngayon. Eh nag-isip ako ng pwede kong i-share sa inyo na content na tungkol pa rin sa sapatos. No? So ngayon sa harap ko mga abe, meron dalawang sapatos. Which is ito yung Jordan 1 Black Toe Low. Real, ito yung totoo, real versus fake. Ano nga ba yung pinagkaiba na lang mga abe? Para magkaroon na rin kayo ng idea, no? Lalo na pagbibili kayo sa online. Kasi maraming nagbebenta kayo ng mga OEM at mga original din, syempre. Paano yung malalaman kung legit ba yung binibenta o hindi? Disclaimer mga abe, hindi ako professional legit checker. Ito lang yung opinion ko, napansin ko sa dalawang sapatos na to. Anong mga pinagkaiba nila? So kung mapapansin nyo, kulay pula yung isa. Tapos yung isa kulay itim. Pinalitan ko lang na sintas mga abe para meron akong reference sa sapatos ko na baka magkapalit eh. So shoutout nga para sa nagpahiram ng isang Jordan 1 Black Toe Low kay Sayote. Shoutout sa iyo tol, maraming maraming salamat. So hindi na natin patatagalin to mga abe, umpisahan na natin. So umpisahan na natin sa box mga abe, bali ito yung box ng fake. Ayan, napansin ko sa box ng fake eh, yung Jumpman logo niya eh, parang naka-print lang siya tapos medyo maputla yung pagka-gold. Kumpara mo naman dito sa original, ito yung original box, which is yung box ng Black Toe ko. Ito parang nakalubog yung Jumpman logo niya tapos talaga matingkad yung gold niya. Ngayon, pangalawang napansin ko rin sa fake na box mga abe is yung size tag. Dito kasi mga abe, magkaiba sila ng description number. Ito yung tinatawag na description number, yung 553-558-610. Ito yung description number na pwede mong i-search online sa Google para malaman mo kung talagang Jordan 1 Black Toe description number itong nakalagay dito. Kasi dito sa Jordan 1 Black Toe Low na box ko, eh, ang nakalagay is 553-558-116. Ngayon, pag tinipe mo yan, Jordan 1 Black Toe yung lalabas sa Google search. Then meron pa ako isang napansin mga abe. Ito yung sa original box. Ayan, meron siyang sticker ng Nike na nakalagay dito. Tapos ito naman yung sa fake. Ayan, plain lang siya. Pati yung font na ginamit dito sa Focus Ka. Focus Ka, ayan. Ito yung font ng fake na box. Tapos ito naman yung font ng original Focus. Ayan, Focus Ka naman. Oy, bali ito yung sa original. Tingnan nyo, mas malinis yung pagkakasulat ng original na box. Then umpisa naman natin mga abe. Ano nga ba yung pinagkaiba nitong dalawang to? Bali ito yung original, yung may red lace. Ito naman yung fake. Unang-unang napansin ko mga abe is yung toe box ng original. Ayan, kahit kayo mapapansin nyo rin, eh medyo pointed talaga. Ayan, pointed yung sa, ito yung original. Ayan, tingnan nyo kung paano yung pagkaka-pointed ng original. Tapos ito naman yung fake. Yung sa fake eh parang flat yung sa dulo nya. Bali ano, diba? Kahit kayo mapapansin nyo rin yung pagkakaiba nilang dalawa. Mas ano, mas perfecto yung pagkaka-pointed nito kumpara dito. Ito nga yung toe box ng fake. Ito naman yung toe box ng original. Ito pa yung isang napansin ko mga abe na pagkakaiba nila eh, is yung Jumpman logo. Bali ito yung Jumpman logo ng original. Ayan. Tapos ito naman yung Jumpman logo ng fake. Ayan, kung mapapansin nyo yung kamay ni Jordan dito, eh, ipit yung kilikili niya, no? Hindi mo alam kung ano yung tinatago niya sa kilikili niya. Ayan, o. No? Diba? Para mas makita niya na clear. Ito naman yung sa original. Diba? Tapos dito, parang malnourished yung Jordan man, Jumpman logo. Ayan. Kumpara mo dito sa original. Then, yung kulay ng pagka-fire red niya, bali ito yung fake. Ito naman yung original. Mas matingkad yung kulay ng original. Ayan mga abe. Diba? Ito talagang fire red yung kulay niya. Ito parang ano eh. Parang orange eh. Parang orange color. Then punta ulit tayo sa toe box niya mga abe.
ang toe box ng original na black toe, ayan, hindi ganong kalalaki yung butas niya. Tsaka talagang pantay-pantay sila. Kumpara mo dito sa fake, ayan. Ito yung sa fake. Napansin ko sa kanya, sobrang lalaki ng butas. Ayan nga, oh. Pareho naman yung bilang ng pagkakabutas niya. Ang problema lang dito sa fake, sobrang lalaki ng butas ng toe box niya. Kumpara mo dito sa original. Bali, ito yung original, oh. Then pagdating naman sa midsole niya, mga be, itong sa original is talaga sobrang linis nung pagkakaguhit nitong kulay pula dito sa outsole. Bali, ito yung midsole, ito yung outsole. Talagang pantay na pantay yung pagkakapintura. Ngayon dito sa fake, mga be, kung mapapansin nyo, bako-bako yung kulay ng outsole niya, ayan, oh. Yan sa detail, di ba? Pagdating sa detail, eh, hindi maganda yung pagkakagawa na itong fake. Kumpara mo dito sa outsole ng original, talagang pantay na pantay. Then punta naman tayo sa wing logo niya, mga abe. Ang napansin ko, ang wing logo ng original, ayan, malinis yung pagkaka-embroid, yung pagkaka-borda nga ng Air Jordan. Tapos mas makapal yung borda niya kumpara mo dito sa fake. Ito yung sa fake, ayan. Sobrang dumikit yung letter, yung letter R sa letter J, ayan, oh. Tsaka yung DNA, talaga magkadikit sila. Tingnan nyo yung pagkakaiba. Ito talagang sexy looks itong Jumpman, itong wing logo ng original. Kumpara mo dito na parang mataba yung wing logo ng Jordan, ng fake na Jordan 1 Black Toe. Then punta naman tayo sa swoosh logo, mga be. Itong swoosh logo ng fake na Jordan 1 Black Toe, eh, parang mataba. Kumpara mo dito sa may swoosh logo ng Jordan 1 Black Toe, ayan, pointed yung tulis niya. Ito yung pagkakaiba nila. Ito yung original, ito naman yung fake. Parang pabilog yung sa fake kumpara mo dito sa original. Bali yan silang dalawa. Ito yung pagkukumparahin nyo yung swoosh logo. Then sa stitching naman, mga abe, balik tayo dito sa original. Ang original stitching, mga abe, kung mapapansin nyo, mas marami siyang, mas maliliit yung pagkakatahi. Kumpara nyo dito sa fake, ayan. Tingnan nyo, hindi rin pantay yung tahi nung sa fake. Tapos para ang lalaki nung pagitan nung sinulid. Ayan, di ba? Tapos yung pagdating dito sa stitching, papunta sa swoosh logo niya, ibaliko. Kumpara mo dito sa original, ayan. Pantay na pantay. Tapos kumanto siya doon. Dito sa fake, natapos yung stitching niya, eh, pasok dito sa logo. Sa swoosh logo niya. Then pumunta naman tayo sa outsole niya, mga abe. Papakita ko sa inyo yung pagkakaiba nila. Bali, pagkakaiba nila, ayan. Ito yung original, mas marumi yung original. Joke lang, no? Para good vibes lang tayo. Bali, ito yung sa original, ito naman yung sa fake. Ang napansin ko lang pagkakaiba nila, mga abe, mas matingkad talaga yung pagkapula na itong original kumpara yung sa pagkapula ng fake. Tsaka mas marumi yung original. Then isa pang napansin ko dito, yung Nike logo. Itong sa original, mga abe, talagang nakaumbok na umbok siya. Ito namang sa fake, parang nakalubog. Ayan, parang nakalubog yung Nike logo niya dito. Ito yung fake. Ayan nga yung nakalubog. Tapos ito talagang naka-emboss siya. Ito yung sa original. Bukod dun sa kulay, itong Nike logo, check nyo rin lagi yan, mga abe. Ito pa yung isang napansin ko, mga abe. Itong lace lock, ito talagang pulang-pula yung kulay kumpara mo dito sa fake. Ayan, o. Diba? Mas pulang-pula yung tela na ginamit dito sa original kesa dito sa fake. Then pumunta naman tayo sa insole, mga abe. Bali, ito yung sa loob ng Jordan 1 na legit pair ng black toe. Ayan, makita nyo malinis sa loob. Bukod sa may mga lint dito. Tapos ito naman yung sa fake. Sa fake nakita ko meron siyang tahi sa loob, eh. Alam mo yung talaga sinisecure ng manufacturer na hindi kagad mabaklas yung suelas niya. Bali, yun yung sinasabi kong tahi sa inyo. Meron siyang stitching sa loob, ayan, oh. Diba? Tapos sa size tag din, ito yung sa original. Diba? Tapos ito naman yung sa fake. Napansin ko dun sa fake, mga abe, accurate na yung description number niya. Bali, ang hindi lang accurate, eh, yung sa description number na nakalagay sa box. Kasi dito, kung ano yung description dito, eh, ganun din yung description number na nakalagay dito sa may original natin. Mas ano nga lang, mas maputla yung
pagkakagawa ng numbering tsaka ng font na ginamit dito sa fake. Bali, ito yung fake mga be. Ayan. Sana makita nyo na maayos. Ayan yung sa fake. Parang maputla tsaka hindi naka-bold yung font na ginamit dito. Tapos ito naman yung sa original. Ayan. Ito talagang mas matingkad yung ink na ginamit tsaka yung mga font niya is naka-bold talaga. Then pumunta naman tayo sa back tab ng Jordan 1 Black to mga abe na low. Ayan, kung mapapansin nyo, parang flat tong fake. Ayan, parang flat yung back tab niya. Kumpara mo dito, ito talagang pabilog yung sock liner talaga, oh. Ayan, sa sock liner. Diba? Tapos pag nakatalikod, ayan, mapapansin nyo, magkaiba yung dito nila. Ito parang flat, ito naman parang may nakapatulis. Bali, ito yung original mga abe, yung may red lace. Kaya nilagyan ko ng red lace para may reference tayo, hindi tayo malito kung ano nga ba yung original tsaka yung fake. Then pumunta naman tayo sa stitching sa midsole mga be. Napansin ko dito sa original, ayan, ito yung sa original. Tight yung pagitan ng ano ng stitching ng original. Kumpara mo dito sa fake, bali ito yung sa fake mga be. Sobrang lalaki ng pagitan, no? Diba? Ito yung original, ito naman yung fake. Diba, parang mas malalapad bukod dito sa kulay nga ng midsole na to. Ito talaga yung nagpasira sa kanya, tsaka yung kulay ng fire red. Ito tulad ng damit ko, fire red. Para magkakulay to, tsaka yung kulay na ito, pareho. Mas matingkad yung kulay na itong original na Jordan 1 Black Toe. Then pag-usapan naman natin mga abe is yung material niya. Yan, pareho silang leather crumpled, wala namang pinagkaiba. Pareho lang ng texture nitong toe box ng crumpled design. Ayan nga, yung new back, ito yung sa original, ito naman yung sa fake. Walang pinagkaiba mga abe. Yun nga lang ang pinagkaiba nila sa toe box ay yung shape. Mas bulky to, mas bilog kaysa dito sa original, kasi itong original medyo pointed. Then dito naman sa stitching, pagdating sa sock liner mga abe, malapit sa sock liner, ito yung sa original. Tignan nyo, yung pagitan ng stitching nila eh, malinis yung pagkakatahi. Kumpara mo dito sa fake, bali ito yung sa fake mga abe. Ayan, tignan nyo, parang dito parang slim tas bigla siyang umangat dito, parang slim tas biglang lumapad sa taas. Ayan, no? Ito yung fake, ito naman yung original. So bali yun na yung comparison natin, real versus fake mga be. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. Kung pakiramdam mo na nakatulong sa inyo itong video na to mga be, syempre huwag mo na kalimutan mag-subscribe, lalong lalo na kung bago ka lang sa channel ko. Kung bago ka lang pala sa channel ko, ako nga pala si Ralph. Tinatawag kong abe yung mga viewers ko kasi nga abe means kaibigan. So subscribe mo na rin ako abe para lagi kang updated sa mga future uploads ko. More on sneaker vlog po tayo. Kung gusto mo maging updated, i-ring mo na rin yung bell. Like, comment, and share mo na rin itong video na to mga abe. So maraming salamat mga abe sa pagsama ngayong araw na to. Siguro babawi tayo next. Siguro by next week mga abe, lalabas tayo para mag-vlog ng sneaker ulit. Kasi nakalive ako, meron pa tayong halos 2 weeks para makapag-sneaker vlog dito sa Qatar mga abe. So maraming salamat. Dito na muna tayo mag-iwahiwalay. Kita-kita tayo ulit sa next vlog natin mga abe. Sneaker head out. Peace.